Hello guys, hello mga kapixie, hello fire signs. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating, ang episode natin for today mga kapixie is story mo ba to? So titingnan natin kung story, ito isang timeless collective reading mga kapixie para sa fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Titingnan natin kung story nyo to, titingnan natin yung foundation ng story nyo, yung present circumstances nyo and possible future mga kapixie. Tapos pag sinabing timeless guys, no, anytime na mapanood yung video, pwede siya mag-resonate sa inyo. Kung hindi siya naka-resonate right now, pwede nyo siyang balikan next year, next month, next week, kahit kailan mga kapixie, next time, by those times na mapanood yung video, maaari na siya mag-resonate sa inyo. Okay? So, ito yung decks na gagamitin natin. Unahin natin to mga kapixie, habang sinashuffle natin siya. Inform ko lang kayo na open yung ating exclusive membership program sa ating channel. Sa lahat ng gustong mag-join mga kapixie, click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. O kaya naman i-click nyo yung link dun sa description box or sa comment section mga kapixie. Meron link din dun para maka-join kayo. Okay? So, fire signs kayo ay nirepresent ng King of Forces. Think kita natin na disrupted yung energy nyo mga kapixie. Kapag disrupted yung energy, ibig sabihin guys, may mga bagay na bumabagabag sa inyo mga kapixie. So tingnan natin kung ano yung mga dahilan nito. Another fire sign mga kapixie, no, Aries, Leo, Sagittarius, maaring energy mo rin ito mga kapixie, or this may be an energy ng another person na involved sa buhay nyo mga kapixie. So, yung nasa babang energy mga kapixie, this is your foundation, no? And then, ito yung present circumstances natin. And then, ito yung possible future nitong story na to mga kapixie. In the recent past mga kapixie, no, nakita natin yung pagiging aligaga mo. Yung reason kung ba't aligaga ka mga kapixie is because there may be a lot of people influencing you mga kapixie. Parang may mga tao na meron kayong kailangan na pagdesisyonan or meron kayong bagay na pinagdesisyonan in the past mga kapixie, and parang you were running out of time. Parang meron kayong time constraints mga kapixie. Ibig sabihin, running out of time, konti yung oras, konti yung preparation mga kapixie, tas parang maraming naging mema, no, sa paligid nyo, naging marites, ganyan, nag-i-influence sa inyo ng mga bagay na gagawin nyo, kaliwat kanan, ganyan, parang too much information, parang information overload, ganyan. Too much information na nahirapan, na nag-cause para mahirapan kayo mag-decide mga kapixie. Or parang, yeah, parang may mga key points na na-miss kayo dahil sa sobrang dami ng information or daming impluensya na narinig nyo from other people mga kapixie. Nahirapan kayong balansihin kung ano yung tama at mali. Nahirapan kayong timbangin yung pros and cons mga kapixie, no? Although I'm sensing na for some of you, meron kayong mentor, merong somebody na talaga nag-guide sa inyo, ganyan. But even so mga kapixie, parang naramdaman natin na medyo nawala ng tiwala, ganyan, hindi masyadong parang hindi kayo nag-stick sa plano mga kapixie, okay? Yeah, although meron kayong mga plans mga kapixie, parang I'm sensing na for some of you were under a lot of pressure mga kapixie. So, pwede itong nangyari sa trabaho nyo, perhaps, or sa negosyo, ganyan, or sa isang project na wino-work on nyo, whatever mga kapixie, baka sa personal goal nyo sa buhay. But definitely mga kapixie, may mga ganong klaseng eksena na nangyari sa inyo, okay? Sa inyong present situation guys, mayroong presence ng air sign dito, Aquarius, Gemini, Libra. Pero I'm sensing this is your energy mga kapixie, kasi parang ang dami nyong natutunan dun sa past lessons nyo. And right now, parang you are taking time mga kapixie, kasi parang na-uproot kayo eh. Parang yung iba sa inyo nagsisimula ulit, no? And parang mas nagiging ano na kayo ngayon, cautious, ganyan. Pag sinabing cautious, parang mas malumanay na, kumbaga hindi na kayo nagpapadalos-dalos, mas ginagamit yun ang isip nyo, yung pagiging logical nyo versus sa pagiging emotional nyo. And parang you're taking your time right now para aralin, no? Nagre-research kayo, nagsasaliksik kayo, inaaral nyo yung mga tama't mali. Mga kapixie, kasi ang gusto nyo, ang goal nyo mga kapixie is mabalik sa normal yung
takbo ng inyong pamumuhay, okay? So, kung excuse me, kung nag-suffer kayo ng mga challenges or hindi magagandang events sa buhay nyo before, parang ang goal nyo is makabangon ulit kayo, makarecover ulit kayo. Pero ngayon, parang mas may conviction, mas may plano, mas may direction, mas nagsasaliksik, ganyan. Compared dun sa, kasi yung iba sa nyo before, parang masyado kayo naging impulsive. Yun yung tamang word, guys. Yung impulsive, guys, yun yung ano, padalos-dalos, okay? Parang masyado kayo naging impulsive before, pero ngayon, you're taking time, and ginagamit yun na yung isip nyo, yung pagiging logical nyo, mga kapiksi. At saka yung iba sa inyo, guys, meron na kayong vision, no? Pag sinabing vision, parang meron na kayong direction, vision, visualize nyo na kung ano yung gusto nyo mangyari, nakikita nyo na what's going to happen, or yung destination nyo, ganyan. So, mas maganda yun kasi may vision kayo, so, and pag may vision kayo, meron kayong certain destination, ganyan. So, ang kailangan nyo lang gawin is to, you know, write out your plans or your strategies towards achieving your vision, mga kapiksi. Okay, yun yung maganda talaga, guys, kapag nagpaplano kayo and may goals kayo or may vision kayo, kasi napaplano nyo ng maayos and nagkakaroon ng direction yung buhay nyo versus dun sa parang barabarabay lang, di ba? Kumbaga, mas productive kasi kayo, guys, pag may plano kayo. Trust me, kasi pag may plano kayo, guys, meron kayong direction, so you will stick to your plans hanggang sa ma-reach nyo yung desires nyo. Hindi kayo nagsasayang ng oras, ginagamit nyo, ni-utilize nyo yung oras nyo, hindi yung kagaya ng sinabi ko, barabarabay lang na parang makasurvive lang, tapos wala lang, parang, di ba? You know what I mean. Okay, and then possible future nito, mga kapiksino, for some of you guys, maaari kayo magkaroon ng konting miscommunication siguro or misunderstanding with a specific person na maaaring tumutulong din dito sa inyong kabuhayan, mga kapiksi, or sa buhay nyo in general, guys, no? And maaari kayong meron tayong presence ng water sign dito, Cancer, Pisces, Scorpio. Maaari kayong magkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. This person may be the one helping you. Maaring tinutulungan ka rin ito. Maaring, kumbaga, kasama mo siya. Or maaring ito rin yung specific person mo, partner mo sa buhay. Maaring kasama mo siya sa iyong journey, paglalakbay. Pero maaring magkaroon kayo ng emotional detachment, mga kapiksi, dahil sa konting argument. Maiiwasan nyo to, guys, no? Kung hindi nyo bibigyan ng enerhiya itong argumento na to, okay? Or wag nyo nang hayaan, if ever man na magkaroon kayo ng argument in the near future with this person, wag nyo nang hayaan lumaki or lumala, mga kapiksi. Kasi kapag lumaki yan at lumala, maaari talaga kayo magkaroon ng emotional detachment with this person, guys. Okay, so wag nyo nang hayaan na mangyari yon. So, kailangan magkaroon palagi, mag-focus palagi sa harmonious relationship with yourself and with other people. Yung iba sa inyo, wag kayo masyadong sensitive, okay? Kasi yung iba, feeling ko masyado nagiging sensitive sila kapag binibigyan sila ng advice ng ibang tao. Pwede naman kayong makinig, no? Pero kung susundin nyo, kayo pa rin yung bahala. It's still your choice. It's your life. So, meron kayong say sa buhay nyo, di ba? Kung meron silang suggestion, i-take nyo lang, mga kapisi. Doesn't mean na susundin nyo, pero kumbaga, respeto na lang din kasi nag-share sila ng suggestion nila, recommendation nila para sa inyo, para hindi sila masaktan, diba? So, again, it's still your life. Kayo pa rin, at the end of the day, kayo pa rin yung mag-decision kung ano yung gusto nyo sa buhay nyo. Alright? Pero very important, guys, na alagaan nyo din yung relationship nyo with other people habang ginagawa nyo yung mga bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, diba? Para, you know, no man is an island, mga kapiksi. Lahat tayo, kailangan natin ng mga tao sa buhay natin. Okay? Alright. So, yan yung reading natin, energy na nakuha natin for this reading, mga kapiksi. Let me know if this is your story. Mag-iwan ka ng comment sa ating video. Tingnan natin, guys, kung ano pa yung mga additional na mensahe sa inyo gamit itong tarot deck na to. Pero bago natin ito basahin, guys, no, naka-flash sa screen nyo ngayon yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi. Ino-offer ko sa mga kapiksi natin na gusto matuto mag-manifest sa buhay nila. Minsan kasi manifest kayo ng manifest, wala kayong makitang resulta, kahit anong sipag nyo, tsaga nyo, negosyo, trabaho, hindi pa rin kayo umuunlad. So, dyan sa course na yan, guys, turuan ko kayo para malaman nyo yung reasons ba't hindi kayo umuunlad, ma-overcome nyo yung blocks nyo, mga kapiksi, and matuto kayo mag-manifest ng tamang pamamaraan para umasenso yung maman, umunlad yung buhay
nyo. Magagamit nyo siya pang forever, mga kapiksi. Basta sundin nyo lang yung mga instructions dyan sa course na yan, okay? So, sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinipiksitayo@gmail.com para sa mga updated na promos and discounts. Ayan o, we have gratitude energy mga kapiksi, seven heavenly virtues at chada. Huwag kayong mag-worry mga kapiksi, no? Don't worry, be happy, no? Kung nangyari yung mga nangyari sa inyo mga kapiksi, you have to accept them and let them go mga kapiksi, and tigilan nyo yung pag-worry. Yung pag-worry, pag-overthink, yun yung sinabi ko kanina na iba sa inyo maaaring nag-overthink, no? Disrupted yung energy. So, let worries go mga kapiksi, let worries go para hindi na siya maging sagabal sa inyong kabuhayan mga kapiksi, and practice gratitude guys, no? So yung gratitude, pagpapasalamat mga kapiksi, palagi ko yan sinasabi sa inyo every single day. Imbis na magreklamo kayo, yung mga reklamo, stress, worry, yan yung mga balakad sa buhay, sa pag-asenso ng kabuhayan natin. Imbis na magreklamo kayo, magpasalamat kayo and appreciate all the blessings that you are experiencing in your life, mga kapiksi. Gratitude and appreciation. Tapos magdasal kayo and affirm, mga kapiksi. Send out your intentions to the universe. The more na ginagawa nyo yan on a daily basis, the more na ina-attract nyo yung swerte sa buhay nyo, mga kapiksi. So, magiging maayos din ang lahat sa inyong kabuhayan. And ito mga kapiksi, ito yung seven heavenly virtues mga kapiksi. So you are being advised, keys to goodness yan mga kapiksi. You are being advised na sundin nyo yung mga seven heavenly virtues para maging ma-okay yung inyong pamumuhay in general. So yung seven heavenly virtues mga kapiksi, ito yung faith, no? Number one, faith. Faith is believing in the unseen mga kapiksi, no? Ibig sabihin pagkakaroon ng tiwala, pananampalataya, okay, that everything is going out, is going to be okay, everything, you know, is working out in your favor. And then yung hope, no? Believing that good will prevail. Pag-asa, no? Huwag mawala ng pag-asa sa buhay. Habang may buhay, may pag-asa mga kapiksi. Charity mga kapiksi, number 3, no? Charity is, you know, doing good things, good deeds, good intentions towards others mga kapiksi, okay? And number 4 is fortitude mga kapiksi, yan yung never giving up, no? Fortitude, not giving up mga kapiksi, no? Just persisting in your desires or sa kung ano man. Basta wag susuko mga kapiksi. Number 5 is justice. Justice means being fair mga kapiksi. Walang kinikilingan, di ba? Sabi nga ni Mike Enriquez. Servisyong totoo lang. So, being fair mga kapiksi to yourself and to others as well mga kapiksi. Number 6 is patience, no? So, patience is accepting the grace to forgive mga kapiksi. So, matutong magpatawad mga kapiksi and habaan yung pasensya sa ibang tao mga kapiksi. And number 7 is yung temperance, which is practicing self-control and moderation mga kapiksi. Sa lahat ng gusto natin sa buhay, kailangan meron tayong self-control, and everything you do it in moderation mga kapiksi. Lahat ng kulang o labis ay masama. So, dapat in moderation lang mga kapiksi. So, yun yung seven heavenly virtues na ina-advise sa inyo na i-practice nyo sa buhay nyo para maging ma-okay talaga yung energy nyo mga kapiksi. Alright? So, let me know guys if this is your story. Mag-iwan ka ng like and comment sa ating video. Yung inyong 2023 kapalaran guys, naka-upload na sa YouTube natin. Ito yung playlist. Hanapin nyo na lang yung parts sa Sojak sa inyo para malaman nyo yung mga gabay nyo for 2023. Okay? Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.